Oh, halika na sa aming ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ama. Tara na manood kayo sa love. Oh, hi mga bro! Today pa is Thursday. May date na naman kami ni Papang. Date sa hospital. Parang date na rin namin to ah. Paano? Every three weeks meron kaming date. Second cycle na aking chemotherapy today. And Fight to. Kaya yan. Hindi ko alam kung ano yung magiging side effects natin ngayon for the second cycle. May nakapagsabi sa akin sa second cycle daw yung talagang medyo mararamdaman mo daw pang ng konti yung chemotherapy. Depende. Mahilo siguro? Baka mahilo or masuka na ako pa. Hindi ko alang alam. Hindi natin alam. Kasi depende din naman sa ano yan. Pagkakalam ko, pangatlo or pang-apat. Baka sa pangatlo or sa pang-apat pa talaga ako. Tabla ng chemotherapy, hindi natin alam. Hindi ka tabla yan. Malakas ko. Nandito na kami, natatraffic lang kasi 8:30 pa pala mag-open ang hospital. Yung hospital nila parang airport pang, no? Itsura ng hospital dito, napakalaki. Aakalain mo para siyang airport. Yan lahat yan, parking lot yan lahat. Tapos meron din sila sa ground. Pakita ko today mga bro yung process na pinagdadaanan ko kapag nagpapacheck up ako. First, yung aking hospital card ilalagay ko sa machine na to. Maglalabas yan ng paper. Nasa paper na yon yung mga gagawin ko at mga schedule ko today sa hospital. After ko makuha yung papel na yan, nandito naman po ako sa counter kasi mag-a-apply po ako ng kanilang high cost medical care. Explain ko na lang po yan sa separate video doon po sa aking kabilang channel. Magwi-wait lang po ng saglit para malagay yung pangalan ko sa system po ng high cost medical care nila. So eto na po yun. May circle na siya. Ginagawa ko pong mag-apply ng ganito once every month po. After ma-register yung pangalan ko sa kanilang high cost medical care, magpapakuha naman po ako ng blood test. Yung barcode po sa ibabaw ng papel na to, ayan po yung scan natin dito sa machine na ito para po makakuha tayo ng number. After po natin makakuha ng number, magwe-waiting na po tayo para kunan po tayo ng blood sample. Medyo marami-rami lang po talaga yung mga taong nagwe-waiting dito sa kanilang blood sample room. And almost lahat po ng mga kasama namin dito is matatanda. But anyways, yung number ko po pala is 3,072. Tapos yung currently po na tinatawag na number ngayon is 3,045 pa. Pero maa-amaze po kayo sa napakabilis na system nila. Mga 10 minutes lang po kami nag-antay ni Papang and tinawag na po yung number ko. And magagaling po yung mga nurses nila dito sa pagkuha po ng blood samples. Wala pong mali-mali. Isang beses ka lang pong matutusok. After ko po makuha na ng blood sample, sa labas po nitong blood sample room sa hallway po ng hospital, may makikita po kayong machine na ganyan. Kumukuha po yan ng timbang at saka ng height. And after that, kukunin ko naman po yung aking blood pressure test. And yan lang po ata yung mga test na libre dito sa hospital. And habang ginagawa ko yung mga test na yan, nasa toilet po pala si Papang. 82 kilograms na lang po yung aking current weight from 90 kilos. And ayan na po yung aking blood pressure test. Meron po akong schedule ng dentist today. Magkakaroon po ata ako ng dentist schedule. Starting po today sa aking second cycle ng chemotherapy hanggang sa matapos po yung 6 cycles. Sabi po kasi ng breast cancer doctor ko, kailangan daw po i-check and makita yung mga buto kung saan nakakapit yung aking mga ngipin. Bago ko naman makita yung aking dentist, meron po silang questionnaire na pina-fill out. Ang ginawa po ng dentist dito is chineck po kung may sira yung aking mga ngipin or meron bang umuuga-uga. After pa ma-check ng dentist yung mga ngipin ko, pinakuha po ako ng dental scan. Lalagay ko na lang po sa screen ko ano po yung dental scan, pati yung medyo example po ng machine na ginagamit doon. After po ng dental scan, pinabalik po ako dun sa dentist para linisan yung mga ngipin ko. And base po dun sa dental scan, wala pong problema sa buto na nakapalibot sa mga ngipin ko. After sa dentist, nandito na po kami para makapagpa-check up sa breast cancer doctor ko. Hindi na po ako nakapag-vlog dyan sa loob. Okay naman po ang lahat, kaya proceed na po kami sa chemotherapy center ng hospital. Pero si Papang, pag ano sa akin ng chemo, iwanan niya ako kasi matutulog pa yan. Huwag ka na pumasok pa. Pasok ka pa. Papasok ko siya, inspired siya. Kasi good news today. Papa.
Kaya pasok na pa. Ay, sorry, mga si schedule ko pa.3日間だるい。でも熱もなかったね。気持ち悪くはなかった。ああ、でも気持ち悪くはなかった。あの、味がおかしい。 Nandito na ako. Iniwan ako ni Pabang kasi matutulog pa siya. Papasok daw siya mamaya kasi. Sabi ko mag-rest day na siya. Pasok daw siya. Yung tumor marker ko. Good news. Ito na yung ka? Ito siya last month. 3 weeks ago, ito siya. Blood test ito. Tapos ito yung tumor marker. 120. Tapos ito siya today. 66 na lang. So, almost kalahati yung binawas. So, ibig sabihin, hindi na nag-active yung mga cancer cells. Effective yung aking chemotherapy. Tapos yung pinaka mahirap lang naman na pinagdaanan ko is yung 3 araw na bigat na pakaramdam ko. Muscle pain, joint pain. Tapos syempre yung buhok, nasa side effect naman talaga yan. Pine-prepare na nung nurse yung gamot ko. Mga ano ako dito, mga 2 oras din ako dito. Kasi yung isang bag ng gamot, pinakita ko na sa inyo to, diba? Ito kasing first na 15 minutes, anti-nausea kasi ito. Bago ilagay yung 1 oras na docetaxel. Ayan. Pero yung nilalagay sa legs ko, 5 minutes siya. Pero may monitoring time siya na 30 minutes. Hindi ko alam kung may monitoring pa rin siya today. Last time, 3 weeks ago, after ilagay yung 8 minutes ng injection sa akin, may monitoring pa siya na 30 minutes kung anong pakiramdam ko sa gamot. Pero wala naman ako naramdaman. Tapos sabi ng sensei, dapat kasi ang schedule is May 3. May 3 yung next kong schedule sa third cycle. Pero, i-advance ng 1 araw kasi golden week kasi dito sa Japan. So, rest day. So, May 2 yung next schedule ko sa third cycle ng chemotherapy. Tapos, pababalikin din ako doon sa dentist. Nagugutom ako. Tanong ko sa nurse kung pwede ba kumain. Kasabi naman kasi nila before pwede daw kumain dito. Nagpabila ako ng tubig kay Papang kasi yung water bottle ko sinira ang jack-jack. Nabasag, nahulog kasi. Nagpabila ako ng 2 manok. Sana pwedeng kumain. 2 manok yung pinabili ko kay Papang kasi wala pa ako agahan. Tapos na yun sa leg stops na. Mas maiksi na pala yung monitoring time. Akala ko 30 minutes. Same nung una. 15 minutes na lang pala. Nilagay na yung 15 minutes na pang anti-nausea. Then, nagpaalam ako kung pwede bang kumain. Okay. Pag sabi na okay, ang saya ko. Sabi ko kasi hindi pa ako kumain ng agahan. Medyo lumamig na yung chicken. Si Papang natutulog na sa sasakyan. One chicken down. Second chicken down. Kala ko nagagalit dito si Lolo mga bro kasi naaamoy niya yung kinakain ko. Pero kung nagalit siya dahil sa kinakain ko. Sorry Lolo, nagutom lang po ang bruhang lilyang to. Naantok ako. Pero hindi ako pwede matulog eh. Kasi yung unang bag, 15 minutes lang yan. Tapos pag pumasok ulit dito, tatanungin kasi yung pangalan ko. Pangalan tsaka birthday. So dapat hindi ako makatulog. Ang aga ko kasi nagising today.
5 AM kasi, gising na ako, excited na naman yung bruha. And si Jack-Jack tsaka si Kuya Jerome, nakikita ko sa CCTV tulog. Napapansin niyo yung ano ko, kilay ko. Dahan-dahan na di siya nalalagas eh. Pati yung pilik mata ko, tinan nyo. May spaces na yung pilik mata ko. Yung pilik mata tsaka yung kilay, dahan-dahan na di nalalagas. Tapos na yung 15 minutes, yung docetaxel na 1 hour na po yung inire-register ng nurse ngayon. Ayos, pwede na matulog. Kasi isang oras na yan. Tulog lang ako. Nakatulog ako 30 minutes lang. Parang ang lakas ng hilig ko. Parang gumanon ako. Nagising ako sa sarili kong hilig. Ginising ko na sarili kong hilig. Ano pa yan? Tapos nung gumanon ako, nandito pala yung nurse. Tapos nagkunwari na lang ako na ilang minutes na lang po. Sabi niya 30 minutes pa. Sabi niya, sorry, nagising kita. Nasa isip ko, hindi niyo po ako nagising. Yung hilig ko po yung nagumising sa akin. Malapit na tayo matapos. Kunti-kunti na lang. We're done. Meron na naman akong gamot na iinumin. Yung ininom ko noong first cycle. Na after 3 days na gamot. Ayun pa rin yung binigay na reseta kung saan kailangan kong inumin talaga the next 3 days after today. Tanggal na. Tapos next month, sa kaliwa na naman. Kasi dapat alternate yan. Kung dito ngayon, sa next month naman dito siya. And yung total bills natin today, sa left side is yung dentist and sa right side yung chemotherapy. We're done! Let's go home! Sa tulog? Dalawang oras nakatulog. Nakatulog ka 2 oras? Nakatulog din ako doon, 30 minutes lang. Nagising ako kasi pag ganun ko, nagising ako sa sarili kong hilig pa. Eh, sabi pa nung nurse, ay sorry po, kasi akala niya siya yung nakagising sa akin pa. Nasa isip ko, hindi po, yung sarili kong hilig yung nakagising sa akin. Wala. All is well. Malakas lang daw yung binigay na kusuri kasi sa isang business lang. Oh. Abong gure. Oh. Parang ang lakas daw nung nabigay sa akin nung first cycle. Kasi isang beses pa lang daw yun tapos parang nangalahati na agad ako. Nangalahati na agad yung cancer cells. Pero yun today, same pa rin daw nung first cycle pang no. Sa mga susunod daw, sa 3rd, 4th, and 5th, medyo lower na yung doses na ibibigay sa akin. Kasi ngayon pa lang daw nakita na nangalahati na. So, yung naramdaman ko siguro nung first, yung pa rin yung mararamdaman ko ngayong second time around. Pero sa mga 3rd, 4th, 5th, 6th siguro, medyo hindi na pang, kasi ilo-lower niya na yung doses, eh, no? Yung mga side effects siguro, medyo hindi na sa mga susunod. Ngayong buwan, kailangan ko pang mag-taste-taste pa kasi medyo malakas-lakas pa. This month pa din yung nilagay sa akin na dose. Hindi pa pala kami uuwi kasi dadaan pa kami sa Sugi Drugstore kasi meron pa akong yung numu kusuri naman. Yung parang oral medication na iinumin 3 days from now. Ayan. Para ma-prevent yung nausea, ayan. And kung ano-anong mga bagay, yung mga side effects. Inatake ng ano, ng allergy. Okay ka lang pa? Papasok ka pa rin maya? Papasok ka. Ayun, pwede naman ma-rest day. Dami? Wala kaming sakura na picture this year. Sige lang, bawi na lang kami next year. Pag okay na ako, pang ne? Palakas lang ako. Tapos pasyal ulit. Lakwat siya ulit, pang na? Palakas lang ako, pang na? Saan tayo pupunta pa? Pa? Saan tayo pupunta? Kinawa. Gusto ko kasi pumunta doon. Pag gumaling ako, punta kami sa Okinawa. Mag-ano lang kami doon, maligo lang kami sa dagat. Grabe, apakainit na sa Japan. Ang init na po, parang gusto ko itong tanggalin. Kaso lang, medyo pangit kasi yung ano ko ngayon, yung anit ko ngayon, kasi yung rashes ko nga, nandito sa ulo. So maraming mga black.
Kaya gusto ko mang ipakita yung aking new haircut. Hindi ko mapakita kasi nahiya ako sa anit ko kasi puro siya. Puro siya mga rashes. Ayan siya oh, may mga black. Tapos meron pa akong line dito. Nangyari. Pero bagay naman sa akin yung kalbo. Yan. Yun nga lang. Medyo iyo yung ating scalp. Nandito kami sa 7-Eleven. Si Papa naninigarilyo pa siya. Pendong may pagumpang. Pendong may pagumpang. May ganyan pa rin sasakyan, no? Lumalaban, 2024 na. Buhay pa rin. We are back home and that's it for today's vlog. Ito yung ating second experience sa ating second cycle ng chemotherapy. And so far, wala pa rin akong nararamdaman. Kasi nga, hindi pare-parehos po na experience ang mga nilalang sa mundo. Lali, bakit naging nilalang? But anyway, sumimerienda ko ng apples. Kailangan lang siyang balatan. And ang mura nito, ilang piraso to? Mga 6 na piraso ata ito. Tapos yan lang yung price niya, sinail nila. Doon yung sa ano yun, Aoki Drugstore. Update na lang po ako sa mga susunod na araw kung ano yung mga mararamdaman ko sa second cycle ng aking chemotherapy, okay? Hanggang dito na lang po muna for today's vlog. Please like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog po ulit!